So sa ating hearing ngayon, unahin ko munang itanong si Ms. Nancy Gamo. Dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than 2 weeks ago. Siya lang ang bukod-tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nagsipagpulasan. So for the record po, Ms. Gamo, pwede nyo bang i-characterize sa komiteng ito? As best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo. Okay, si Ms. Alice Guo was a client of mine. Client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations ng, na pag-aari ng family nila way back to 2012. So, and then may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung dalawang Pogo companies. Ngayon, yes, I'll be asking you about that a little later, Ms. Gamo. Pero, so, dun sa characterization po nung relationship nyo kay Mayor Alice Guo, kayo po ba ay naka-retainer? Empleyado ba kayo niya? Or freelance accountant po? Paano ang description nitong lahat? Freelance accountant lang po ako ni Ms. Alice. Walang employment, walang retainer engagement. Okay po. Tapos mamaya pupuntahan po natin yung mga iba't ibang kumpanya na hinandle nyo para sa kanya, pati yung dalawang Pogo companies na binanggit nyo. Yes, na. Kailan po kayo nagsimulang freelance accountant ni Mayor Alice Guo? I left corporate work way back 2009. So, na-meet ko si Alice way back 2012. After 27 years of working sa corporate, nag-freelance ako until now. Madam Chair, if I may, how did you get to meet her? She was introduced by J.P. Samson. Who? J.P. Samson. Who is J.P. Samson? J.P. Samson is the nephew of my employer, Baliwag Lechon Manok. All right. The owner of the Baliwag Lechon Manok company. Who was Mayor Alice? Who was Alice then? Was she a mayor hindi at the time po, not yet? Hindi pa po, sir. Ano siya noong araw? Nakabili siya ng sasakyan sa isang company, yung West Cars. Ano, negosyante siya noong araw when you met her? Yes, meron na siyang noong time na yon, meron na siyang QJJ Farm at saka QJJ Embroidery. Legal lahat yun? As far I as you, so. As far as you know? Yes. Alright, salamat po, SP Pro Tem. So, alright. Dun sa, yung binanggit po ninyong nagpakilala sa inyo kay Mayor Alice Guo na si J.P. Samson, siya po ay nasa AMLA report. Kaya we will ensure na andito siya sa susunod na hearing. Anyway, Ms. Gamo, so sabi nyo nga po, nagsimula kayong freelance accountant kay Alice Guo 2012. So about a dozen years ago, no? After 27 years sa private practice. And introduce nga po kayo sa isa't isa ni J.P. Samson. Ngayon, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, for the record, no? Three Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopaw Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung West Cars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Guo dyan sa West Cars. Kino-confirm nyo po ba na pinroses nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those incorporation process. Just like yung mga other companies na pre-nosis ko, all my details are there. Yung mga other clients ko. And meron ba kayong ginawa pang iba para sa mga kumpanyang ito? Three Link, yung dalawang QJJ, Siopaw, Hongsheng, West Cars. Kasi kaya ko po itinatanong kasi ito naman po yung sinabi ninyo sa isang interview, specifically Super Radio DCBB,
with Carlo Mateo. Quote, tumutulong ako sa registration niya sa SEC, sa BIR, nagdo-due diligence ako sa mga lupang binili niya before. Gumawa din ako ng mga memorandum of agreement, deed of transfer, assignment of shares, close quote. So, mukha pong yung engagement nyo kay Alice Guo ay medyo extensive. Tama po ba ito? Yung engagement ko kay Alice is on a per project basis lang. So, tapsing-tapsing yan. Kung natapos ko yung trabaho ko na nirehistro isang korporasyon, deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein tatawagan ako, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time magre-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yon, tapos na. It's not continuous na from 2012 all throughout, hindi ganon. So, per project lang po, per services, kung kailan ang kailangan ang servisyo ko. Madam Chair, if I may. Yes, SP Protect. How much are you being paid per project by Alice Guo? Alice Guo is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang kliyente ko, pag nag-process ng SECs, 20,000, 20,000 din siya. Kung nag-rehistro ako ng BIR niya, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Guo is never a special client of mine. She is just an ordinary client. Okay, Nung nakilala mo si Alice Guo nung 2012, tama ba, 2012? Yes. Nung nakilala. Ano yung source of income niya nung panahon na yan? Para makabili siya ng property worth 12 million There is the Bamban. QJJ Farm, sir. There is what? Yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ Embroidery. QJJ? Embroidery Center. Naka sa Bamban yan lahat? The one in Bamban is the QJJ Farm. The one in Marilao. Saan? Yung farm nasa Bamban. Nasa, I call it Concepcion Tarlac. It's in Barangay Berhen de los Remedios. Mm-hmm. So, I don't know, Bamban and Concepcion. But I usually term it Concepcion Tarlac. Yung QJJ Embroidery is located in Marilao, Bulacan. Naging accountant ka ba nung kapatid ni Alice Guo, yung tatay ni Alice Guo? Never ho. Never? Never. Si Alice Guo lang? Yes. Yung accountant kasi, sir, is hindi ibig sabihin ako yung nagbo-bookkeeping, ako yung nagre-record ng transactions niya. Hindi. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Na-meet ko yung father niya. Na-meet ko yung father niya, sir. In check? Siyempre, opo. Sige. Thank you, madam. Thank you, SP Pro Tem. So, Ms. Nancy, sabi nyo nga, per project basis, yung ginagawa nyong trabaho kay Alice Guo, at least dito sa kalahating dosenang kumpanyang binanggit ko na sa kinonfirm nyo kayo nag-process ng incorporation ng mga kumpanyang ito and a few others that you've been mentioning sa pagsagot nyo sa aming mga tanong. So, per project basis, ayaw nyong sabihin na extensive yung engagement nyo kay Alice Guo, pero marami-rami over the years since 2012 up to 2024. Sabi nyo hindi continuous, pero maya't maya. So, pag sinuma natin lahat nung ginawa nyong trabaho para sa kanya on a project basis dito sa at least kalahating dosenang kumpanya, masasabi po natin na marami-rami yung mga nagawa nyong trabaho kay Alice Guo. Yung sa mga companies na na-incorporate ko under the family of Alice Guo, hindi naman ho lahat yan operational. I understand, I remember there is the QJJ Meat Shop na yun ang nag-operate. So may mga branches yon sa Quezon City, sa Valenzuela, at saka sa Manila. Pero yung other companies like QJJ Smelting Plant, Slaughterhouse, group of companies, yung mga Shop of Bulilit, those are not operational as far as I know.
na process po yung ano, yung incorporation niya. Nakapag-submit po ako ng yung BIR registration niya at saka ma-resibo up to that extent lang. Kung naging operational siya, I can say na yung QJJ Meetup lang yung naging operational among the first five na nirehistro ko way back 2012. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Tem kanina, sabi nyo ngayon, may mga narehistro kayo under the family of Alice Go. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Go but maaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid niya. Wala so, sino yung tinutukoy niyong under the family of Alice Go? Yung family na yon, yung limang incorporators ng corporation, tatlo, yung si Alice, si Sheila, at saka si Simen Go, plus yung Gian, at saka yung Liweni. Okay, so yung tatlong magkapatid at yung dalawang magulang nila. Yes. Alright po. And then sabi nyo rin, hindi lahat ng mga kumpanyang in-incorporate nyo para kay Alice Go o yung pamilya ni Alice Go ay nag-operational. So, ano to? Nanatiling mga shell companies? Hindi ko alam, ma'am, kasi siya yung may-ari. So, I don't know the intent. Hindi naman niya ako inutusan na isarado mo yung kumpanya. Siya yung in-charge ng operation. So, hindi ko alam kung anong intent niya doon. So, paano nyo nalaman na hindi nag-operational yung ilang mga kumpanyang iyon? Eh, hindi talaga nag-operate kasi walang report, walang, no nothing. So, base lamang dun sa walang report sa inyo for maybe further submissions, nag-conclude kayo na hindi operational yung ibang mga kumpanyang iyon? Yes. Alright. Ngayon po, yung pong mga, ano po itong mga deed of transfer at saka assignment of shares na tinukoy nyo? Doon po sa interview nyo kay Carlo Mateo, okay, sa DZBB, ito po ba yung assignment of shares sa Baofu Corporation? Wala pa po yung Baofu at that time, Madam Chair. Yung memorandum of agreement na drinaf ko sa kanya, it's about the sale of one farm wherein siya tsaka yung father niya ang major incorporator, stockholder. Tapos, binenta sa isang tao. So, yung draft na yon, ako ang gumawa. Tinap niya yung services ko for that. Aling farm po iyon? Mighty Suman Corporation. Mighty? Yes. Yun yung buong pangalan niya, Mighty lang. Mighty Swine Corporation. Mighty Swine, sorry. Okay. So, yun po yung binenta ni na Alice Go at ama niya sa isa pang tao. Oh. Actually, syempre limang incorporators yon. Dalawa si Alice at saka yung father niya, yung major shareholders doon. And then, binenta sa isang tao. I don't remember the name. I have it on file. So, that's it. That's around the year 2015 or 2014. Now, regarding dun sa, sa due diligence, yung regarding sa property, may binibili siyang property dito sa Quezon City. But then, na-process ko yung dokumento until makuha ko yung e-car sa BIR. But then, nagkaroon ng problema sa titulo kasi yung may-ari, parang hindi... Basta may problema. So, up to that extent lang yung aking ginawa na trabaho. Sa inyong marami-raming transaksyon, kina Alice Go at yung mga miyembro ng pamilya niya over the years since 2012, wala po ba kayong napansin na kahina-hinala? Halimbawa, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO worker. At yung tatlo pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion, tapos biglang isinamang incorporator dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na, teka, bakit ganito? Para bang may dummy incorporators?
Yung sa mga other corporations niya, it's all family. Tapos nagkaroon siya ng dalawang companies na yan, yung Hongsheng at saka ano. Yung Hongsheng, ang dealings ko dyan is, kausap po si Alice, please incorporate. Ito yung mga detalye. Please assist si Miss Leila, yung tauhan niya, on all papers. So if I need anything, doon sa tauhan niya ako kumukuha ng information. So, it's always a presumption of regularity, Your Honor. Sinong Miss Leila yon? Tauhan niya yan eh, pero I don't know kung nasaan na po siya. Ano pong buong pangalan ni Miss Leila? Leila Masiklat or Tulio, I can't, ano. Leila Masiklat? Yes. Ano pa yung isang apelidong binanggit niyo? Tulio. Masiklat Tulio. Yes, I don't know kung alin doon yung family name niya. Ah, so either Leila Masiklat or Leila Tulio. Yes. So meron po kayong presumption of regularity doon sa mga inilalagay na mga incorporators. Pero sabi niyo nga, walang report sa inyo about some of the companies, kaya nag-conclude kayo na hindi nag-operational. Bagamat, at wala rin namang sinabi si Alice Guo sa inyo na ipasara na yung mga kumpanyang iyon. In fact po, itong mga corporations na kayo ang nagproseso ng incorporation, madami po actually dito ay napag-alaman namin na may indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Kahit nung unang napansin nyo na hindi nag-operational, tapos ito pang ibang mga indicators na para sa amin po ay indicator ng shell company. Hindi po ba nag-occur sa inyo? No, hindi po. Kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. So, kanina, sa parehong interview nyo pong iyon sa DZBB kay Carlo Mateo, actually, nagkataon narinig ko po yun eh. And ang impression po talaga, yung dating nung pakikinig ko sa interview nyo iyon kay Carlo Mateo, parang kilalang kilala nyo si Mayor Alice. Sinabi nyo rin po doon na hindi niya nanay si Lin Wenyi dahil, and I quote, sabi niyo po doon sa interview, kung nanay niya siya, magiging proud siya na ipakilala. Sinabi niyo din po na tiyak kayo na lumaki siya sa farm. So, full of confidence. Full of confidence yung sinabi na pwede namang sagutin kay Carlo Mateo, hindi ko alam. No? Wala kayong alam doon. Now, in light of the revelation so far dito sa Senate hearing, pinangahawakan niyo pa po ba yung mga sinabi niyong iyon dun sa interview sa DZBB? Kaya ako nasabi naman po yun kasi may interaction ako, na-meet ko yung family niya pag nagpapapirma ako ng incorporation paper, plus the fact na I can hear from yung mga trabahante niya sa opisi, sa farm, yung kwento ng buhay ni Alice. So na-meet nyo yung family niya pag nagpapapirma kayo sa kanila, tapos na-overhear nyo rin sa mga trabahante. So may trabahante sa farm, pero sabi nyo rin may mga trabahante din siya sa opisina. So may opisina din po siya. Yes. Yung structure ng ano niya sa farm, may dun siya nakatira, may mga empleyado rin siya doon. And yung office, nasa farm din ba yon or nasaan yung office? Doon din sa structure na yun. It's a two-story building. So, two-story building sa loob ng farm, building doon din yung structure, office. Building structure, parang bahay siya, ganun. So, two-story. Yes, SP Pro Tem. Thank you, Madam Chair. Meron lang phone-in question dito. Kilala ba yung nanay ni Alice Guo? Hindi ko masasabi na nanay. Ay, hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na ang yung... Wala ba siyang pinapakilala na ito nanay ko? Ganun. Wala. Kaya pati so, yung... So sa pagkakaalam niyo, sino yung totoong nanay niya?
kahit yung ano partner ng nanay niya, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya yon, kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. And never siya nagpakilala na meron siyang nanay o hindi niya pinakilala yon. Kaya ako nasabi na parang kakaiba, kasi nga kung regular na Pilipino, you're ano, proud ka na pakilala ang magulang mo. In her case, hindi eh. Never niya pinakilala? Never. Eh, mga kapatid? Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na kapatid niya. I don't know your relationship. Sino si ano? Si Lin Wenyi? Partner ng tatay niya. Chinese national? Yes. Pure Chinese talaga? Yes. Sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Tem. Sabi niyo po, kung regular na Pilipino, proud kang ipakilala yung pamilya mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Anong impression niyo? Anong relasyon nitong Alice Guo at si Lin Wenyi, tapos yung kinikilala naming ama nila, at yung kinikilala naming dalawang kapatid niya, or tatlo, si Sheila, si Seaman, at saka si Wesley. Dahil pinapirmahan nyo sila ng ilang mga incorporation papers. So, anong impression mo? Anong relasyon nila sa isa't isa, itong mga taong ito? Ang impression ko lang po sa kanila is si yung father, partner niya yung nanay, o nanay in the sense na yun ang sinasabing nanay, pero hindi niya sinasabi sa akin na nanay niya, di ba? Yung mga kapatid, hindi naman din sinasabi na kapatid. So, they have the same family name. Buti na lang, mas curious ang komite kesa sa inyo, or kesa sa inaamin ninyong ano, attitude nyo sa kanilang anim. Alright, dinescribe nyo rin po siya, si Alice Guo, dun sa interview kay Carlo Mateo sa DZWB. Dinescribe nyo siya na mabait na bata, masipag, mabuting anak, again, full confidence. So, matanong ko po sa inyo, meron po bang kahit sino man sa kampo ni Alice Guo na nag-reach out sa inyo para gawin, para sabihin yung ganitong mga declaration sa public interviews? Kasi, at wala naman pong masama doon, ano, kung sakali, kasi interview naman yon, di naman yon perjury. Curious lang talaga ako kung bakit ganun kayo ka parang buong loob mag-vouch sa karakter ni Alice Guo. Kasi yun po ang observation ko sa kanya. Ngayon, yung regarding sa interview, I have my telephone all around, so they can call me anytime. So it's a phone patch interview sa radio. I am in my house, Swasagot. And I wanted to clear also kung ano yung participation ko, bakit andun yung pangalan ko sa mga nababanggit sa Senado. May mga tao ba ni Alice Guo na kinontak din kayo, tumawag din sa phone nyo nung nasa bahay kayo at sinabing, Miss Nancy, ganito yung sabihin nyo tungkol kay Alice pag in-interview ay, kayo? Ay, hindi po. Wala po. Madam Chair? Yes, SP per tem. Miss Nancy, sinabi ni Senator Rizzo kanina na na-interview mo, pinupuri-puri mo si Mayor Alice. Tama? Sa isang interview mo. Nag-iba na ba yung paningin mo ngayon pagkatapos lumabas yung issue? Hindi pa rin. I think basically kung ano man yung ginawa niya, ako personally ha, opinion ko, siya yun eh. Iba yung siya yun, yung opinion ko sa kanya, ganun din. Pero kung halimbawa, itong mga kagagawa niya lahat yon, she has to answer for okay. it. When did you last talk to her? Or have seen her? 2017. 2017 pa? Yes. 7 years ago? Yes. After that, wala na kayong contact? Hindi ko nga... Kahit sa telepono? Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya, nung First Pogo Company. Mm-hmm. Tapos, yung sumunod, yung 2023, the second one. Pero yung so, hindi kayo nakita during that time? No.
No, hindi kami ano, telepono lang? Telepono lang. Ang nakikita ko lang siya, ang huling kita ko sa kanya is a Christmas party. I was invited ng staff niya. When was this? 2017. So you haven't seen her for 7 years? I don't know, 2017, 2018, I can't remember. Matagal na. As in, matagal ko na siyang hindi nakita. Oh, so nung lumabas itong mga issue sa TV, anong sabi mo sarili mo? Eh, sabi nga nila, big time naman pala yung ano, yung kliyente mo. Sabi ko, siya lang yun. Ordinaryong kliyente ko lang yan. So, wala. Okay, thank you. Thank you, SP Pro Tem. So, Ms. Nancy, aminado kayo na kayo ang gumawa ng incorporation documents ng Zunyuan. Nagpatulong ba sa inyo si Alice Guo para dito? At may sinabi ba siya na tulungan mo ito? Ganito ang sistema. Nag-message siya sa akin, I need, may papa-incorporate siya, please assist. Okay? Please assist. Ang reply ko sa kanya, give me all the details, anong name ng company, anong capitalization niya, anong objective, ang purpose, sino itong mga, provide me with all the details, incorporators, ano yung equity shares, sino yung mga yung position sa company. Kasi when pag nagfa-file ka sa SEC, andun lahat yun eh. Tatanungin kung sinong treasurer. So, ganun lang po. Binigay sa akin, prinoseso ko in a legal way. Dumaan siya sa PAGCOR, nakakuha ng endorsement. So, lumabas ang SEC certification. Sabi niyo, yung isang sinabi ni Alice Guo sa inyo nung nag-message sa inyo ay please assist. Noon sabi ni Alice Guo sa amin, walk-in lang daw yung Zunyuan. So sino yung pinapa-assist niya sa inyo dito Tauhan sa niya. Incorporation yung, ng Zunyuan? Si Ms. Laila ang kausap ko. Si Ms. Laila Masiklat or Laila Tulio. Siya yung sinasabi ni Mayor Alice Guo na asistehan nyo. Yes. Ibig sabihin, nag-message sa inyo si Alice Guo at sinabi, Ms. Nancy, asistehan nyo si Ms. Laila para i-incorporate yung Zunyuan. Ganun po ba yon? Yes. Okay. Not the Zunyuan. Yes. It's the first Pogo company, which is the Hongsheng. Okay, for Hongsheng. Pero kanina, nung tinanong ko sa inyo yung pag-incorporate nyo sa Zunyuan, sabi nyo nga, nag-message si Alice Guo sa inyo na please assist. So doon, sa incorporation ng Zunyuan, sino yung pinapa-assist ni Mayor Alice sa inyo na ma-incorporate yan? Ang sinabi niya na pangalan, Attorney Joy, hindi ko rin siya kilala. Sino naman daw yung Attorney Joy? As I go over, Madam Chair, on the transcript of the committee hearing on May 22, in-acknowledge ni Alice na yung Attorney Joy is lawyer niya. Ito ba yung si Phil Joy Baluyot? Yes. So siya ito. Nabasa niyo pala yung transcript ng hearing namin? Yes, ma'am. I'm curious, bakit nyo binasa yung transcript ng hearing? At paano nyo kasi nabasa? Kasi I wanted to find out kung ano ba yung sinasabi ni Alice. And maraming ano talaga, dininay niya ako, hindi niya ako kilala. Okay, I wish lahat ng mamamayan na sumusubaybay sa hearing namin, babasahin yung transcript ng hearing. So that shows a lot of due diligence on your part. Bilang tao man lang or bilang resource person dito sa hearing namin, I only wish na mas naging curious pa kayo at umalam sa earlier dealings ng mga kumpanyang iyon. But anyway, so you're confirming na si Alice Guo, pina-assist niya sa inyo si Attorney Phil Joy Baluyot para i-incorporate ang Zunyuan. Anything I need about the incorporation of that company, refer to
Attorney Joy. Okay, anything you need. So siya po ay abogado ni Alice Guo, na may full confidence naman si Alice Guo kay Attorney Phil Joy Baluyot, kasi anything you, Miss Nancy, need para ma-incorporate ang Zunyu One, mahihingi nyo at makukuha kay Attorney Baluyot. Tama po? Yes, sir. Yes, ma'am. All right. Kayo rin ba yung gumawa ng succeeding pang-documents ng Zunyu One? Halimbawa, yung increase in authorized capital stock. Kasi bakit andun pa yung pangalan nyo? Okay, it's like this. Kaya nga nung may sulat ako sa office nyo, in-indicate ko yon, may notation ako. Yung two increases na yon, hindi ko ginawa yon. But then, they still made use sa cover sheet, andun pa rin yung lahat ng details ko. Now, I'm thinking, paano nagkaroon? Sa initial registration kasi ng corporation, yung cover sheet is generated. So, pag nag-apply ka, lalabas na lang yon, may barcode and everything. Pero pag increases ng capitalization, yung cover sheet na yon, typewritten lang yon. So, they could have used my name, all my details, parang ako pa rin ang nagpa-rehistro nun, pero hindi ko po ginawa yon. So, sino kayang sino kayang gumawa lang ng typewritten cover sheet, ginamit pa rin pangalan nyo kahit hindi naman kayo yung nagpapa-increase ng authorized capital stock? Si Attorney Baluyot kaya ang gumawa nun? I think so. Kasi dun sa payment pa lang ng filing fees for the increase, ang pangalan ng Baluyot andun din. Ang notarial niya, andun din ang pangalan niya. So, I can say na hindi ako yun. So, ginamit, ayon sa inyo, ginamit yung pangalan nyo dun sa succeeding documents ng Zunyu One, pati yung increase sa authorized capital stock, gamit ang isang typewritten copy ng cover sheet, gamit ang pangalan nyo, and ang teorya ninyo ay dahil lumabas yung pangalan ni Attorney Baluyot dun sa pagbayad ng filing fee at siya rin yung nagnotaryo o nagpanotaryo? Siya nagnotaryo. Siya mismo ang nagnotaryo na probably si Attorney Baluyot ang gumawa nito sa inyo. Yung sa payment of the filing fees for the increase, ang nakita ko doon pangalan is Baluyot, pero it's not pangalan ni Attorney Joy. Sinong Baluyot yon? I have a copy submitted to your office, so it's there. All right. So kung sino mang Baluyot ang nakalagay doon, whether it's Attorney Phil Joy Baluyot or ibang Baluyot, abogado din po, I guess, kasi nagnotaryo. Possible na related sa kanya. Opo. Pero abogado rin, kasi siya yung nagnotaryo, yung Baluyot na yon. Yung Attorney Phil Joy, sigurado ako na abogado po siya, pero yung nagbayad sa land bank, hindi ako sigurado kung abogado siya. Pero yung nagbayad ng filing fee sa land bank at yung nagnotaryo, parehong tao? No. Magkaiba. Sino po yung nagnotaryo? Attorney Phil Joy. Ah, okay. So may isang Baluyot na nagbayad ng filing fee sa land bank, maaring si Attorney Phil Joy mismo or maaring isang kamag-anak niya na pinakiusap niya, pero si Attorney Phil Joy Baluyot ang nagnotaryo. Tama. Yes, all right. So Ms. Nancy, meron pa ba kayong nais ibahagi na sa tingin nyo ay makakatulong sa investigasyong ito? Being processor ng mga dokumento, maybe this time hindi yung nag-rise up yung lahat. I have to explain. Hindi ako nakarating sa Tarlac, hindi ko nakita yung building, wala akong idea. It's only on television na nakita ko yung Baofu, lahat na yan. Pero kanina, in answer kay SP Pro Temp, may sinabi kayong may two-story structure. That's the farm. Saan po yun? That's the one in Concepcion, yun sa Barangay Bergen de los Remedios. So nakarating kayo sa Tarlac, hindi lang sa Bamban, pero sa Concepcion. Sa Concepcion. Yes, sa Concepcion. Okay, so sorry ah. Sabi nyo hindi kayo nakarating sa Tarlac at hindi kayo nakarating sa...
Yung farm, which is located in Barangay San de los Remedios, nakarating ako doon. Pero yung sa munisipyo ng Bamban, yung hub na sinasabi nila, hindi ako nakarating po doon. Ah, so hindi kayo nakarating doon sa halos 8 hectare property na nirate ng pa? Hindi pa. Okay. And yung Laila Masiklat, or Laila Tulio for that matter, kung ano yung totoong buong pangalan niya, kaano-ano po niya si Mirna Masiklat. Kasi si Mirna ang nagbati ng happy birthday pretty pig kay Alice Guo. Ma'am, hindi ko po kilala. Hindi niyo po kilala si Mirna Masiklat? Hindi po. Alright. So, kung wala na kayong idadagdag para sa aming investigasyon, salamat po, Ms. Nancy. Kinumpirma po ninyo na kasinungalingan ang sinabi ni Alice Guo na wala siyang kinalaman sa Zunyuan at sa mga Pogo. So, salamat po mula sa chair at mula sa aming komite. Thank you po. Thank you. Sino pong nandito para sa Bureau of Immigration? I'm sorry,